At eto nga mga kabuting ting, welcome back sa ating YouTube channel. So today mga kabuting ting, magpaparis tayo ng tatlong bagong parisa ng mga African lovebirds natin dito dun sa breeding area natin. So kukuha tayo today ng anim na ibon dito sa ating fly cage na gagamitin natin sa selective pairing. Ayan. So kung gusto niyo malaman kung ano yung selective pairing natin, samahan niyo ako today. Tara! So eto nga mga kabuting ting, at kukunin na nga natin yung anim na ibon natin dito na gagamitin natin sa selective pairing. Pero bago natin kunin yung mga ibon, papaliwanag ko muna sa inyo kung ano yung tinatawag na selective pairing. So meron kasi tayong tinatawag na natural pairing mga kabuting ting. Yung natural pairing ay yung kusang pagpapares ng dalawang ibon sa fly cage kagaya nito. Ayan. So kapag sama-sama yung mga ibon natin, magkakasama yung cock and hen, lalo na medyo matured na, minsan nagpapares yung cock at hen dyan, nagbaban sila ng kusa. At yun yung tinatawag na natural pairing mga kabuting ting. Natural silang nagpares mag-isa. So sila mismo yung pumili sa nakapares nila o sa naging kabanding nila dito sa fly cage. Ayan. Pero today nga, selective breeding o selective pairing yung gagawin natin. So ibig sabihin naman selective pairing mga kabuting ting, tayo mismo yung pipili sa dalawang ibon na magiging magkapares. Ayan. So tayo mismo yung hahanap ng kapares ng isang ibon sa isa pang ibon. Ayan. So hindi sila yung magde-decide kung sino yung mga kapares nila, tayo yung magde-decide para na mas makapag-project tayo sa mga gusto nating mga kulay at mutation ng mga ibon natin. Ayan. So isa na dito mga kabuting ting sa gagamitin natin sa selective pairing si Aliana. Ayan. So yun si Aliana mga kabuting ting, yung ating green opa, yung kapares ni Cardo. Pero hindi na si Cardo mga kabuting ting yung magiging kapares niya this time, no? So pinagpalit na ni Aliana mga kabuting ting si Cardo kay Lito. So nandito rin yung isang makakapares niya, yung ipapalit natin kay Cardo. So mamaya makikita nyo kung sino yung ibon na ipapalit natin bilang kapares ni Aliana. Ayan. So ang Cardo mga kabuting ting iiwan na ni Aliana. Pinagpalit na nga siya kay Lito kasi nga mas gwapo si Lito, di ba? So ito nga mga kabuting ting, kunin na natin yung anim na ibon na pagpaparis-parisin natin today. So ito nga mga kabuting ting, at nakuha na natin yung anim na ibon na gagamitin natin sa ating selective pairing dito. Ayan, so dadali na nga natin sila sa ating breeding area at pagpaparis-parisin na natin yung anim na ibon na to. No? So dali na natin itong mga ibon natin. Iwanan muna natin itong ating mga kalapati dito. Bising-bising kumain ng kanilang mga hapunan. Ayan, so yun yung ibon natin na mukhang uwak doon, yung wifey natin. So ito nga mga kabuting ting, bago natin sila dalin doon, babasahin ko na sila dito. Ayan, so binabasa ko nga mga kabuting ting yung mga ibon natin kapag ka bagong huli sila o kapag ka pagpaparis-parisin ko sila, pinaliliguan ko muna sila para nun mas kalmado sila at bawas stress na rin dahil sa pagkakahuli sa kanila. So ganito lang gagawin ko, patutuluan ko lang na mahina sa giripo. Ayan, and then gaganyan-ganyanin ko lang. Iwisik-wisikan lang natin yung mga ibon natin hanggang sa mabasa sila. So hindi naman kailangan basang-basa yung ibon, basta makita nyo lang na medyo basa na yung balahibo nila, pwede na yun. Huwag nyo na ibababad sa tubig ng matagal, diba? Baka naman sipunin yung mga ibon natin. So ganyan lang, ganyan-ganyan lang, pwede na yan. Yung parang ligong uwak lang kung tawagin. So ito ligong lovebirds lang mga kabuting ting. Ayan. So ito okay na yan mga kabuting ting. At pwede na natin silang dalhin sa ating breeding area. Tapunan natin yung tubig. Ayan. So dalhin na natin sa breeding area yung mga ibon natin para maisalang na natin sila. So eto nga mga kabuting ting, at nandito na tayo sa ating breeding area. Ayan. So eto na nga yung anim na ibon natin na kinuha natin dun sa ating flight cage. Ayan. So tatlong bagong parisa ng ibon yung magagawa natin dito sa anim na ibon na to, dito sa ating mini aviary. So selective pairing nga tayo ngayon, tayo yung pipili ng makakapares ng bawat ibon natin dito
mga kabuting-ting, no? So, una ko na ipapakita sa inyo yung unang pairing natin na si Aliana at si Lito, mga kabuting-ting, no? So, wala talaga. Yung nagpalit na talaga ni Aliana si Cardo kay Lito, mga kabuting-ting, no? So, unahin ko na ipakita sa inyo yung dalawang ibon na yon. Sasara ko lang yung pinto natin para na walang makakasibat. Ayan. Diba? Para safe. So, lalagay natin dito yung dalawang bagong parisan natin na si Aliana at si Lito. So, kunin ko muna sila dito. So, ito nga yung green opa natin na si Aliana, mga kabuting-ting. Ayan, molting pa ng konti. Galing sa pahinga. So, pinagpahinga nga natin to ng halos isang buwan. Isang buwan na nakapahinga to sa ating flight cage. At yung huling itlog nga nila ni Cardo, eh, nandito naman sa green dilute natin, kasalukuyang pinoposter. Yan. So, sa susunod, ipapakita ko sa inyo yung mga anak nila ni Cardo na nandito sa nest box na to. So, eto nga today, mga kabuting-ting, si Aliana, iba na yung ipapares natin sa kanya. So, dati ang kapares nga niya, si Cardo, mga kabuting-ting, yung ating blue ewing clear pied na split opa. Yan. So, papalitan ko siya ng kapares ngayon, this time, para nun eh, makapagpalabas naman tayo ng ibang kulay. Kasi yung kapares niya dati na si Cardo, ang lagi lang nilang nagiging kulay ng mga anak nila, kulay blue at kulay green. So, pied at saka clear pied yung iba sa mga nagiging anak nila. Dahil nga, clear pied si Cardo, mga kabuting-ting. So, today, this time, ang ipapares natin sa kanya, isang solid color na ibon. Eto, kunin natin si Lito, mga kabuting-ting. Kanyang bagong partner. Ayan. So, eto nga si Lito, mga kabuting-ting. Isang single factor violet split opa. Ayan. So, kung naaalala nyo yung unang aviary visit natin sa parekoy natin na si Ninyo Pingol, yung mabait nating tropa, eto yung kinuha nating ibon sa kanya dati. So, hanggang ngayon, hindi pa natin nabibreed to kasi wala tayong maipare sa kanya na maganda-ganda. So, ngayon nga, ipapares ko siya dito kay Aliana. Ayan. So, ayun. Ayan. So, ayun. Nakasibat. Ano yung sinasabi ko, diba? Sumisibat na lang bigla-bigla itong mga ibon na to. Ayan, mas maganda. Nakasarado yung ating aviary, diba? Munti nga tayong malusutan doon. Ayan. So, ayan na nga mga kabuting-ting yung bagong paresan natin dito sa ating mini aviary. Ayan, si Lito at si Aliana, isang napakagandang green opa line. Ayan, so ito yung ating breeder ng opa dito sa ating mini aviary. So marami nang naging magandang blue opa line na anak to, si Aliana. So meron din siyang isang solid green opa na nandun sa ating flight cage. Ito labas natin para mas maliwanag. Ayan, di ba? So ang ganda ng kulay ng dalawa na to. So marami tayong may expect na kulay sa mga magiging anak nito. Kasi nga, parehas silang meron dark jeans sa kulay nila. So, yung dark jeans, mga kabuting-ting, yun yung dark color sa mga ibon. So, yung kulay nga ni Aliana ay isang dark green. At ito naman si Lito ay isang single factor violet ewing. So, parehas silang may karga ng dark jeans. Kaya pwede silang magkaroon ng anak na mauve, dark factor violet, at mga cobalt blue. Ayan. So, iba't ibang kulay ng ibon yung pwede nating i-expect dito sa dalawang bagong parisan natin dito. At maganda, sigurado yung mga magiging anak nila dahil nga mga visual opa at mga split opa yung mga magiging anak nila. Ayan. So, ilagay na natin sila sa kanilang breeding cage. So, ilalagay natin sila dito sa gitna sa dating kulungan ni Aliana at ni Cardo. Ayan. So, makikita nyo, tinanggal natin yung nest box, mga kabuting-ting, dahil nga hindi pa naman sila pares. So, pagpaparisin pa nga lang natin sila, kaya inalis natin yung nest box para na hindi maging matapang masyado si Aliana. So, hen nga yung mga matatapang o yung mga aggressive sa mga African lovebird. Kaya kapag ka pinagpaparis pa lang natin, dapat walang nest box. Kasi pag may nest box, masyadong territorial yung mga hen, matapang. So, baka mabuli nila yung cock na pinaparis natin, pwede nilang mapatay. So, sayang naman pagka nagkaganon, di ba? So, ayan, dapat maging maingat tayo. So, lalagay ko lang muna sila dito sa cage na to, mga kabuting-ting. Ayan, so, eto nga mga kabuting-ting, na ilagay na natin si Aliana at yung bagong partner niya na si Lito, mga kabuting-ting, na di hamak na mas pogi kay Cardo, mga kabuting-ting, kaya pinagpalit na ni Aliana. Ayan, so, dyan na nga muna sila, mga kabuting-ting, at hindi muna natin sila lalagyan ng nest box hanggat hindi natin sila nakikita na nagbaband yung dalawang ibon natin para safe yung pack natin dito na si
Lito para hindi siya mapuli ni Aliana, mga kabutingting. So, ayan muna natin sila dyan. Kapag ka naging Paris na sila, eh, doon natin sila bibigyan ng nest box. So, sakto-sakto na, ipahinga na natin si Aliana. So, after nila mag-Paris, eh, talagang mahigit 1 month na bago siya nag-breed ulit. So, maganda yun, nakapagpahinga talaga siya for breeding para yung next clutch nila, eh, mas healthy yung mga magiging inakay nila. So, eto naman yung next na pairing natin dito sa ating selective pairing. Ayan, so bale, yung ating Misty dito, eh, pinahinga ulit natin. Ayan, so eto ulit yung Misty natin. Kinuha ulit natin today para sa ating selective pairing kasi yung pinares natin dati sa kanya na Power Blue Ewing, eh, ayaw talaga siya, hindi talaga siya type, no? So, wala tayong magagawa kapag gaganan. Kaya, sinoli ko na lang sila sa flight cage. So, ngayon, ang ipapares ko sa kanya, eh, Power Blue Ewing pa rin, pero ibang ibon na, eto. So, Turquoise Power Blue Ewing hen, yung ipapares natin sa kanya sa ating Blue Misty na possible split opa. Ayan. So, kunin natin dalawang ibon natin dito. Align na natin Power Blue Ewing hen natin. So, itong Power Blue Ewing hen na to, mga kabutingting, eh, mabait tong isa na to. Kaya ito yung napili kong ipare sa kanya this time. Kasi nga, subok ko na to na madaling parisan, mabait lang siya. Hindi siya masyadong aggressive na hen. Meron kasing ibang hen na masyadong aggressive talaga na mimili ng kaparis. So ito, kunin natin yung Blue Misty natin dito. Yan. So ayun nga, mga kabuting tingin, dalawang bagong pares natin sa ating selective pairing. Ayan, ito ang ating Power Blue Ewing hen at yung ating Blue Misty na possible split opa. So, maganda yung mga magiging anak nitong mga to. Pwede silang magkaroon ng anak na Power Blue Ewing Misty opa line. Ayan, so napakagandang ibon kapag ka nachambahan natin na itong ating possible split opa. Eh, split opa talaga. Tulad ng ating dating mob viewing na possible split opa lang, na ngayon nga, eh, proven split opa na. At ang ganda na naman ng mga anak. So, sa susunod, papakita ko sa inyo yung mga anak nila this season ng kanilang breeding. Ayan. So, itong dalawa na to, dito naman natin sila ilalagay dito sa cage na to. So, unahin na natin yung ating hen. So, dito natin ilalagay yung hen natin sa side na to. Ayan. So, yung Misty naman natin, nagbabalik dito sa ating breeding area. Yun. So, hindi nga sila nagpares ng dati kung pinapares sa kanya na Power Blue Ewing. So, Cobalt naman yun. Cobalt Power Blue Ewing. Ito, Turquoise Power Blue Ewing to eh. So, yung Cobalt, eh, hindi talaga siya type. Kahit anong gawin ko, ayaw magpares. So, sayang naman yung panahon. Kaya, pinalitan na nga lang natin ng Turquoise Power Blue Ewing na mas mabait doon sa dating hen na pinapares natin sa kanya. So, hopefully, sana magpares na sila this time para makapagpalabas na tayo ng magandang ibon galing dito sa dalawang ibon natin dito. Ayan. So, eto na nga yung last pairing natin dito, mga kabuting king. Ayan. So, meron tayo ditong Blue Opa na possible cock at isang Dark Factor Violet Ewing hen. Ayan. So, eto nga, kabuting king, yung hen natin dati na may kapares na hen din, yung ginawid natin pamoster, yung same hen na parisan. So ayan, paparisan natin siya today ng Blue Opa na possible cock. So sana maging cock talaga to para maganda yung mga magiging anak nila. So once na naging proven cock itong ating Blue Opa line dito, eh lahat na magiging anak nila eh sex link, no? So lahat na magiging opa, eh sure hen na yung mga yon, sex link hen. Automatic hen na yung gender nila. Hindi mo na sila kailangan ipa-DNA pa. Siguradong hen na yung mga magiging visual opa na anak nitong dalawa na to. At yung mga non-visual na lalabas na mga inakay nila, eh mga sex link cock naman. So mga sure cock naman yung mga yon at mga sure split opa line. Dahil nga kapag ka nagkataon na cock tong Blue Opa natin, lahat ng hindi magiging visual opa, eh mga split opa line na cock yun. So napakagandang parisan nito, mga kabutingting. Hindi na kailangan magpa-DNA, tipid, mga kabutingting, no? So sex link nga lahat ng mga magiging inakay nitong dalawang ibon natin dito. Yan. So sana maging cock itong ating Blue Opa. Para nun eh, magkaroon tayo ng mga sex link na mga ibon. So sa mga naghanap ng mga sure hen at ang mga sure cock, eto, pwede tayong kumuha dito sa future kapag ka nakapagpainakay na tayo sa kanila. Ayan. So dito naman sa cage na to, natin isasalang itong dalawang ibon natin. So dito nga nakasalang dati itong ating Dark Factor Violet Ewing na hen, kasama nung kapares niya dati na hen din na Power Blue naman, di ba?
So, dyan nga sila dati. So, dito ulit natin sila ilalagay, pero lalagyan natin ng divider. Ayan. So, lalagyan natin ng divider, mga kabutingting, para safe yung ating cup kasi mas bata siya. So, 5 months old pa lang yung ating Blue Opa. So, possible cup pa nga lang siya, kaya dapat safe siya na hindi siya mabuli nung ating hen. Kaya lalagyan muna natin sila ng divider. Ayan. So, safe na silang dalawa dyan. So, meron naman tayong pinto para dito sa side na to. Ayan. And then, ito dito. Meron tayong pinto dito. So, dito natin nilalagay yung hen natin. Yung ating dark factor violet o yung double factor violet hen natin na Ewing. Dito sa side na to, kung saan walang nest box. Ayan. So, kapag dito natin nilagay yun, masyado magiging matapang yung violet natin. Kasi nga magiging territorial siya, merong nest box. So, ang gagawin natin, dito natin ilalagay yung Blue Opa natin na possible cup para noon siya yung maging territorial dito sa kulungan na to. So kahit na mas bata siya, siya yung makakuha ng territory. Mabuting-ting kasi nga nasa kanya yung nest box nandito sa side na to, no? So dito yung hen. Ayan. So sarahan natin tong ating pinto para mailagay na natin sila. So unahin na natin yung cup natin dito. So anak nga pala to ni Alwina at ni Agilus last year, mga kabutingting, yung mga ibon natin dito, yung mga breeder natin na mga magagandang opa line din. So ito yung isa sa mga anak nila, isang Blue Opa na possible cup, no? So magagamit na nga natin for breeding ngayon. So yung kagandahan kapag ka nagtatabi kayo ng mga materials na mga painakay nyo, so yung iba pwede nyo i-out, then yung iba i-keep nyo para meron kayong magagamit na breeder sa future. Katulad nito, ito pwede natin gamitin kasi nga halos magsi 6 months na yan. So, saka, pwede naman tayo mag-breed ng mga 5 months old o mga 6 months old. So, walang kaso yun sa cup. So, sign lang dapat mga 8 months pataas para maganda yung breeding. So, saka, okay na okay lang yan. So, ito nga, sasala na natin yung pang-ating dark factor violet Ewing dito sa kabila naman. So, ito mga kabuting-ting feeling ko, mapagpaparis din natin to. Kasi, mabait din tong hen natin dito. Mailap lang siya. Ayan, yung may ilap na ibon natin dati. Mailap lang siya, pero mabait siya kapag ka pinaparisan. So, hindi siya masyadong masungit sa mga cup na pinaparis natin sa kanya. At tulad nga nung hen na pinaris natin sa kanya, kalaho ka, yung hen pala. So, nagparis naman silang dalawa. Parehas nga lang silang ng itlog. So, ayan nga mga kabuting-ting yung parisan natin today. Ito, isang Blue Opa na possible cup. At itong ating Dark Factor Violet Ewing na hen. Ayan. So, tatlong bagong parisan yung meron tayo ngayon. Isa dito. Isa dito. Ayan, si Alwina at saka si Lito. At ito, yung ating Blue Misty at yung ating Turquoise Far Blue Ewing hen. Ayan. So, yun na nga mga kabuting-ting yung tatlong bagong parisan natin ng mga ibon dito sa ating mini-eatery sa ginawa nating selective pairing. So, update ko kayo sa mga susunod na linggo kapag nag-band na o kapag nag-paris na yung tatlong bagong salang natin ng mga paris ng African lovebirds. Ayan. So, yun muna para sa araw na to. Dito na natapusin yung vlog natin dahil medyo mahaba na. So, kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Bye-bye.